Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating pangalawang gabi. Bagamat kagabi po ako ay wala. Salamat po sa Diyos sa ating patuloy po na pagpapahalaga sa mga gawaing ganito. At sa gabi pong ito, ang bahagi ko po ay bigyan naman ng pansin ang ating pagpapanibagong sigla ba? Reigniting o pagliliyab ng ating kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Reigniting our passion for God's Word. Ayos ko po simulan sa ganitong tanong. Seryoso ka ba? Ayan, tanong mo nga sa katabi mo, seryoso ka ba? Sabi mo, oo, 50-50 nga eh. Okay, ano, pero saan? Dagdagan natin, seryoso ka ba sa pag-ibig mo? Ayan, ano, sa pag-ibig. Okay, so hindi yung ano lang ha, yung parang puppy love lang. Seryoso ka ba sa pag-ibig mo? Pero ito ang kabuuan. Seryoso ka ba, sabasahin natin, seryoso ka ba sa pag-ibig mo kay Jesus? At ako po ay naniniwala, iyan po ang tinutungkol din ng ating mga nais ano, maranasan sa ating Diyos, sa ating revival nights na ito. Dahil ang passion po sa ating Diyos ay passion ng ating pagmamahal sa Kanya, pagmamahal niya sa atin ay pareho nating maranasan. Buksan niyo po ang inyong Bible sa John 14:21-24. Juan 14:21-24. Sundan niyo po aking babasahin. Sabi po ng ating Panginoong Jesus, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. Tinanong siya ni Judas, hindi si Judas Iscariote, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin niya siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig niyo ay hindi sa akin, kundi sa ama na nagsugo sa akin. Palain po ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso. Ito po ang buod ng nais ko sabihin sa bawat isa. Basahin po natin. Ang patuloy na pagtanggap at matapat na pagsunod sa salita ng Diyos ay patunay ng ating pag-ibig sa Kanya na nagre-resulta sa pagkaranas ng lumalalim na relasyon at pagkakilala sa Diyos. So, masang-ayon po ba kayo? Ang salita po ng Diyos ay hindi maihiwalay sa atin pong paglago sa pagkakilala sa Diyos at pagkaranas ng kanyang pagmamahal at patuloy po na paglingap, pagkalinga sa ating buhay. Maging ang ating buhay kay Kristo ay nakasalalay po sa patuloy natin na pagtanggap at pagtupad ng salita ng Diyos. Una po, ang patunay ng pag-ibig sa Diyos. At nakalagay na po doon, no? Ang patunay po ng ating pag-ibig sa Diyos ay yung ating pagtanggap ng kanyang mga salita at pagtupad nito. Sabi po sa verse 21 uli ng ating binasa, verse A, ang tumatanggap sa mga utos ko
at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Yung pong pagtanggap, patuloy na reception ng salita ng Diyos ay napakahalaga. Dahil wala naman po tayong pagbabatayan ng ating kaugnayan sa Diyos dahil hindi naman natin siya nakikita, maliban doon sa kanya pong iniwan o binigay sa atin na kanya mga salita, na pa-record ng mga salita ng Panginoong Jesus, ng mga salita ng Ama, at ng pagkilos ng Diyos sa kasaysayan, sa mga alagad, sa mga propeta, at hanggang sa ito po ay matapos sa kabuuan ng Biblia. Paano po ba natin, paano tayo tumatanggap ng mga salita ng Diyos? May iba't iba pong kaparaanan. Pwede rin po ang tanong na yon ay, paano ba natin hinahawakan ang salita ng Diyos? Kasi pagkatatanggapin mo, ay hahawakan mo. Di ba? So how do you handle God's Word? Meron pong nagturo na, paano ba hinahawakan mo? Pwede bang hawakan mo ang Bible mo? Hawakan mo nga. Siguro lalagyan mo nalang tapat doon sa ano. Ano ang magandang o tamang paghawak sa Bible? Diba dapat ay ganito Hinahawakan mo ba ang Bible na ganito? Hindi kasi mahuhulog 'yan. Hindi mo pwedeng hawakan ng isang daliri lang s'yempre O kaya ay ganyan, minsan siguro pagka bigla mo lang hinanggit ganun. Pero karaniwan po paghawak natin sa Bible o sa anumang aklat ay buo kalal kasama ang tamba. So, meron pong magandang naglalarawan na ang pagtanggap po sa salita ng Diyos at yung talagang pag-handle nito. Una, yung pinakamaliit ay pakikinig. Pakikinig. Usually, yun ang parang una Narinig lang natin sa radyo o sa mga nangangaral o kahit sa tabi ng daan. Pakikinig. Pangalawa po ay pagbabasa. At yan po, tayo po ay may Face the Book Challenge at yung ating patuloy na hamon na individually, magbasa po tayo. Huwag po tayo umasa lang sa pakikinig. Kasi pakikinig lang, hindi mo mahahawakan ang salita ng Diyos. Paglalarawan lang po yan, Yung pagbabasa, medyo mahahawakan mo na ng kaunti. Pangatlo, pag-aaral ng salita ng Diyos. Yung babalikan mo at susuriin mo ng kaunti o susuriin mo, ano ba talaga sinasabi? At yun po ang ginagawa ng mga taga-Berea, sabi sa Book of Acts. Hindi lang sila nakinig sa mga pangangaral ni Pablo. Sabi po doon, Acts 17:11, ngunit kanilang sinisiyasat, sinasaliksik ang kasulatan araw-araw upang tingnan kung nadudoon nga ang mga sinasabi ni Pablo at kung yun nga ba ang sinasabi. Yun ba ang ibig sabihin? So mahalaga po yun, pag-aaral. Gayun din po, para mas manatili po yung salita ng Diyos, kinakailangan po yung pagsasaulo. Memorize. Kaya po tayo may time. Dati po na tayo nagsasaulo ng talata kada week o kada month. At marahil kayo po ay may mga sauladong talata buhod sa ating mga pinag-aralan o mga favorite verse. Pero yun po, sabi po ni Haring David, I have hidden your words in my heart, sa aking puso. Pero ang ibig po sabihin noon ay kanyang minunimunit sinaul hanggang sa lagi na niya natatandaan. And then, mahalaga dito yung part para masabing natatanggap natin ang salita ng Diyos ay yung pagbubulay-bulay, meditation. Ano po ibig sabihin ng pagbubulay-bulay? Kaibahan nito sa memorization. Meron po yung kaugnayan. Pero ang pagbubulay-bulay po, parang ganito eh. Dahil na-memorize mo nga, hindi mo na kailangan ng binabasa. So parang kahit ikay nakahiga o nang tahimik ka lang, iniisip mo yung salita ng Diyos. Kaya po ay nakakita na ng nag-obserba kayo, halimbawa sa kambing, o sa baka, o sa kabayo, na palaging nanguya. Kahit wala namang kinakain na. Sino sa inyo ang ganon? Sabi lamang po ito, narinig ko lang din po, na kaya daw po sila ganon, ay sila'y nagda-digest pa rin. Pero kain na ba? Pero ang digestion daw po nilang ginagawa ay ganito. Para daw po sila ay may dalawang digestive tract. Inililipat nila doon sa kabila yung kanilang nakain na. At mas nalalasahan nila. Kaya marahil po ganun yun. Parang ganun po yung meditation. Nasa iyo na, salita ng Diyos, memorize na, pero patuloy mo itong ninanamnam. Binubulay-bulay ang kahulugan nito sa buhay mo sa aktual mo na nararanasan. At dahil doon, sabi nga kay Joshua, meditate on it
day and night so that you will be able to do everything that is written in it para po magawa nating masunod. Matupad yun po ang purpose ng meditation. Hindi lang memorization. Ano? Na dahil may contest, ay magme-memorize tayo. Kundi yung, ang purpose po ng pagbubulay-bulay ay para makita natin ano ba ang sinasabi ng Diyos sa aking mismong buhay sa araw na ito. At dahil po doon, mayroon tayong pagkakataon na maisagawa yun. Yung pong palm, yun po yung pagsasabuhay. Ano, sa, yung pagsasagawa mismo ng ating narinig, nabasa, pinag-aralan, sinaulo, at pinagbulay-bulayan. So, remember that, ano po, yung tamang pag-handle ng salita ng Diyos. Diyan po, nade-develop ang patuloy nating passion ano, sa salita ng Diyos. At diyan po ay very basic at hindi pwedeng ihiwalay sa ating buhay kay Kristo. So, sabihin po, ang patunay ng pag-ibig natin sa Diyos ay pagtanggap ng kanyang mga utos na magdudulot dapat ng pagtupad sa kanyang mga utos. At yan po ang, sabi ng Panginoong Jesus, patunay ng ating pag-ibig sa Kanya. Very simple, simple lamang naman po. Ano. Pangalawang mahalaga po na ating tandaan, meron po akong konting ilustrasyon. Ano. So halimbawa, yan po yung ating buhay. Sa kabuuan, sa mundo, ano, para po sa akin, nakikita lang ng Diyos, o isa sa mga pananaw ng Diyos sa tao ay dalawang bahagi lang. Ang mga tao. Ang isang bahagi po ng mga tao, yung mga tinatawag na walang personal na pagkakilala sa Kanya. At dahil po doon, dinidescribe po sila ng salita ng Diyos na nasa kadiliman, in the dark. At samantala, sa kabilang bahagi naman, yung mga may personal na pagkakilala sa tunay na Diyos. At of course, yung pong mga nakakakilala sa tunay na Diyos, sila yung tinatawag na may buhay na walang hanggan. Kasi sabi po natin, Panginoon Jesucristo sa Juan 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan. Ang kilalanin kanila na ikaw ang isa at tunay na Diyos. At ako, si Jesucristo na iyong sinugo. So, ang buhay na walang hanggan po ay yung pagkakilala sa tunay na Diyos na nagsasabi rin po ng personal na pagkakilala sa Kanya. Marami pong mga tao ang may kinikilala silang Diyos. Pwede pong maliit na diyan ano, pero hindi ang tunay na Diyos. Dahil ito ay nabuulang ang pagkakilala nila doon sa Gino Diyos nila sa kanilang pinagmamasdang paligid o kaya sa sarili nilang konsepto. Pero ang pagkakilala po sa tunay na Diyos ay sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos. Tinatawag pong special revelation. At yun po ay sa magitan ng ating Panginoong Jesucristo na ngayon ipinapakilala po ng salita ng Diyos. Magkakaroon po ng pagbabago ano, doon sa mga nasa kabilang side, patungo doon sa kabilang side sa pamamagitan po ni Kristo. Kaya yung pong krus at yung pong araw ay nagpapahayag ng dapat na mangyari sa mga taong nandoon sa kadiliman para sila makapunta sa kaliwanagan o sa pagkakilala sa Diyos sa pamamagitan po ni Kristo. At yung mga tao na dadyan ay mga walang pagkakilala sa Diyos. Pero maaari silang unti-unti na makakilala sa Diyos ano, kung ipinapahayag po natin ang patungkol kay Kristo. At kung sila nga po ay tumugon ng pananampalataya sa kapahayagan ng pagkakilala sa Diyos, sila po ay maliligtas at mapapapunta sa kabila. At yun, may Kristo sa buhay. At yun po ang simula ng personal na pagkakilala sa Diyos, kaligtasan, at simula po yun ng patuloy na pagkilala sa Diyos. Mga taong nasa sa daan ng buhay. Yung pong paglago sa pagkakilala sa Diyos, sa walang hanggang Diyos, ano, ay sinasaad po nung araw na papunta doon. Sabihin, walang katapusan ang pagkilala sa Diyos dahil ang Diyos po ay walang hanggan. So, meron po tayo naman, dahil tayo limitado, tayo ay lumalago sa pagkilala natin sa Kanya. Parang pwede natin tingnan ano, na may kumbaga, mga levels of growth tayo. At tayo po ay nasa sa siguro sa iba't ibang level na yan. Depende po sa ating paraan ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Meron pong mga tinatawag sa Bible na nauna pero nahuhuli. Meron nahuli pero nauuna.
Ano po? Dahil una ay depende po 'yon kung paano nila tinake seriously yung talagang pagkilala sa Panginoon. Pero ang punto po, the moment na nandun ka na sa kabila, ito na ang tendency, ano? Kailangan ay papunta dito. Ang iyong at 'yun po ay paano ba doon sa sinasabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang doon po nagaganap ano, yung po ang susi, yung pagsunod, yung pagtanggap at pagsunod ang susi sa paglalim at paglago ng pagkakilala sa Diyos. Kapag po tayo ay tanggap lang ng tanggap ng salita ng Diyos at hindi na ito na ipapamuhay, stagnant po yung ating buhay Kristiyano. At doon po ay parang hindi natin makilala ang Panginoon nang dapat sana ay proportion sa ating bilang ng taon bilang Kristiyano yung ating pagkakilala sa kanya. Pero sabi nga ay dapat sana mga tagapagturo na yung iba sa inyo. Pero kinakailangan pang ulit-ulitin yung mga basic pangunahing turo. Bakit? Marahil po ay hindi po tayo ganun kasipusigi. Hindi tayo ganun ka-passionate. Ano? Nakilalanin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita, at ng panalangin at ng pagtupad sa kanyang mga utos. Pangalawa, ano, ang yung pong pag-ibig na yon, paglalim sa pag-ibig, resulta po ng pag-ibig sa Diyos ay yung pong nung ating pagpapahayag ano ng pag-ibig ay yung lalo pong paglalim na kaugnayan ng pag-ibig at kaalaman sa Diyos. Of course, nauna pong umibig ang Diyos sa atin. Pero nung naranasan na natin ang pag-ibig ng Diyos, hindi po automatic na lalago tayo. Meron po tayong part doon ano na dapat gawin. At yun po yung mga una. Ano. Pero yun po ang magiging resulta. Isang lumalalim na kaugnayan ng pag-ibig at kaalaman o pagkakilala sa ating Diyos. Ngayon po, ang trend lang po ng maraming tao kahit sa kasalukuyan, ano, nagsimula rin ito lalo na nung after World War, ano, ay ang gustong kilalanin ng tao yung kanya sarili. Ano, yung know yourself, ang sabi ng iba. At para magkaroon sila ng tinatag na ang focus ay yung self-image nila. Kaya lang, nagsisimula siya sa kanya sarili mismo. At ang end din ay kanya sarili. Ang nangyayari tuloy, nagiging open siya sa napakarami pang ano, mga bagay na lalong nagpapa-blur ano nung tunay na pagkakilala sa sarili. Para po sa akin, ang tunay po na pagkakilala sa sarili magsisimula sa tunay na pagkakilala sa Diyos. At diyan po ang may nais lang po akong basahin ano na isang sa aking readings. Na yung pong tendency ng mga tao na ang nais nila ay mas malalim nilang maunawaan ang kanilang personhood. Sabi po ng usong-uso po kasi ngayon yung mga know yourself o yung self-acceptance, self-love, self-image, self-esteem. Sabi po ng isang author, ito po ay isa sa mga sumusulat ng mga kagaya noon. The following suggestions from a Christian author, Christian po nagsulat nito, are representative of much that is popular today. Sabi po niya, to build your self-image, make a list of your positive qualities on a card and keep it for handy reference. Brag on yourself from time to time. Get in your own corner. You should also set aside a few minutes each day for the sole purpose of deliberately looking yourself in the eye, in a mirror. As you do this, repeat some positive affirmations of things you have done. Use your victory list from step 10. Maraming lista ka magaganda patungkol sa sarili. Tapos ulit-ulitin mo yon sarili mo. At sabi nga, ay, pwede mong ipag-brag ito na konti. Then repeat many of the things other people have said to you about you that were positive. Yung daw, parang mga magaganda. There are also cases where plastic surgery can be quite helpful in building a self-image. This is especially true in cases of unusually large or long nose, protruding ears,
grossly oversized or undersized breasts, etc. Yan po ang karaniwan po makikita natin sa mga bookstore, kahit Christian bookstore, na ang pinopromote po ay self-improvement, self-helps. At nakafocus nga po sa sarili. Pero ano ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo? If anyone should come after me, he must deny himself. Take up his cross daily and follow me. May kakaiba pong paraan ang Panginoon, ang Diyos, para mas makilala natin ng tunay ang ating sarili. At yun po ay ang isuko natin sa Kanya, yung ating sarili. At mula sa Kanya, maipapakilala niya tayo sa ating sarili. May iba po naman na ang paraan nila nang gusto nilang makilala si Jesus o makaranasan si Jesus, ano, ay yung tinatawag na visualization. At pinapractice po ito ng madami, ano, kahit sa Amerika. At may times po na sa mga psychological counseling ay pinapagawa. Yung bang ganito, ito po rin yung dating pamulano ay naging sikat na tinatawag na mga inner healing techniques. Na halimbawa, ikaw daw, dahil parang ikaw ay may mga, yung behavior mo ngayon ay rooted yan sa mga, nung bata ka pa, parang mga pains na napapunta sa iyo unconscious. Yun po sinasabi nila. Ano? At kailangan mong balikan yon. O kaya ay may mga pangyayaring traumatic sa iyong buhay. At doon, dahil sa Kristiyano ka, ano, ay kailangan mong isipin mo yan. Bawa, imagine mo, ikaw ay napagalitan o kaya napalo ka, ano, na doon ay biglang lalabas si Jesus at ikaw ay yayakapin. Mga ganun po, mga tawag doon visualization o visualizing Jesus. At meron pong isang pastor po ito ano, na ginawa niya yon na parang pinicture niya kanya sarili, nakaupo siya sa upuan sa church, ano, at parang na-picture niya kanya sarili na may malaking buhat-buhat sa likod. Na yun daw, para sa kanya ay nagre-represent ng kanya mga burdens, ang mga kasalanan din. And then, na-picture niya na, tinetry niya picture si Jesus, ano, na lumabas na lamang sa eksena at biglang inalis yung burden na yun. Na sa kabiglaan daw, nung pagkaalis, eh, pati siya ay para napatalon doon sa pew. Ano. Yun po ang mga ilan na mga halimbawa ng parang maranasan si Jesus na sinasabi ng ilan. Pero, is it biblical? Wala pong mga account sa Bible ni pagtuturo na ganun ang paraan para maranasan o makilala si Jesus o makilala ang sarili. Ano po ang sinasabi dito ng ating Panginoong Jesus? Sabi po sa verse 21, uli, ano, ang ganito, ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya. That's the way to know God, ano, to know Jesus. At hindi ito po kailangan ng mga visual images. Sa totoo nga po, kaya nga po pinagbawal ng Diyos yung paggawa ng mga graven images, ano, para sambahin ang Diyos, dahil hindi po yun ang nais ng Panginoon dahil naglilid nga po sa idolatry. At ito po ay visual idolatry, yung parang sa mga yung paggamit ng imahinasyon. Mais ko lang din banggitin na may part daw po doon sa pag-imagine na gano'n na parang hindi na yung kanilang imagination ang gumagawa, kundi nagpatuloy na yung parang lumabas si Jesus o kung sino man. Ang iba po ang binivisualize, hindi si Jesus, si Mary. Dahil ang problema naman nila, ba, nagka-problema sila sa kanilang mother nung sila ay bata pa. So parang siya ang nagko-comfort na parang siya ang mother. O kaya ay father, kung halimbawa walang father image, si Joseph naman. At pwede rin po ang iba pa sabi, kahit sino, basta yun ang magbibigay sa iyo ng healing. Kahit si Buddha o si Confucius o kung sino mang mga kilalang religious leader o kung sino mang mga tao. Ganun po yung tinuturo. And that's New Age teachings. Occultic po yun. Ano? Kung kayo po ay na-expose sa ganun, pakaisipin niyo po mabuti. Hindi po yan ang paraan ng pagkilala. At na-open nga po yon sa demonic deception. Ano, kahit parang si Jesus, sino ba nakakita kay Jesus talaga? Iyan po.
So ang point po dito natin, Panginoong Jesus, yung pong pagtupad, pagtanggap at pagtupad sa kanyang mga utos, yung po ang ang dulot po noon ay yung paglalim na, dahil siya mismo ay mananahan, iibig sa atin, at lalong lubos ang magpapakilala. That is yung po ang paraan na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi po kailangan ng mga visual, kundi concepts. Concepts po o mga katotohanan na kailangan po nating, yun po ang ituon natin sa ating Panginoon. By the way, na makita ko lang sa TV, ito po kahalagahan na dapat alam po natin ang utos ng Diyos. Mayroon yatang bagong programa, yung ikalimang utos naman. Huwag kang papatay daw. Pero sa totoo, hindi naman yun na ikalima eh. Ika-anim yun. Dahil inalis ko kasi nila yung ikalawa, yun nga, sa graven images. Kaya maganda po ay i-educate po ninyo yung mga kapitbahay nyo. Sabi, alam mo ba sa Bible, hindi naman yan talaga ang panglima, pang-anim yan. Yung dating ika-anim, pang-pito yun. At least magbigay po tayo ng something na mag-steer up sa kanilang interest at mapag-usapan. At kung tingnan ko nga, ay di, pakita nyo sa Bible. Exodus chapter 20. Sa maganda pong point of conversation. And then, yun po sa pamamagitan po, noon tayo magkakaroon ng malalim na kaugnayan na parang ito'y family. Siya, di po ba at home tayo sa kanya? Ang Diyos ay at home sa atin dahil tinatanggap natin ang kanya mga utos at tinutupad ito. So yung pong malalim na kaugnayan ay sa pag-ibig ng Diyos at sa pagkakilala sa Diyos. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos, sabi po sa verse 15 sa previously. Actually, ang context po nito ay yung pagpapakilala ng Panginoong Jesucristo sa Holy Spirit. Na siya sa kanyang pag-alis ay magbibigay siya ng patnubay. At yun po, ang Holy Spirit po ang kasama natin. Siya po ang presence ng Diyos sa ating buhay. Sa pamamagitan niya, pinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili patuloy sa atin at mas nakikilala po natin ang ating sarili sa harapan ng Diyos at hindi po sa pananaw ng tao. And then pangatlo, bukod tanging kaugnayan po yon, exclusive relationship, yung pong intimacy na yon, para lamang sa mga umiibig kay Jesucristo. Pasinin po natin, sabi po sa verse 22, nagtanong po yung si Judas, hindi po ito si Iscariote, baka tinatag Judas Tadeus. Sabi niya, tinanong siya ni Judas, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo magpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? Ano ang sinasabi niyo? O bakit sa amin lang? Bakit hindi na lang sa lahat yung pagpapakilala ninyo? Di ba? Ano po ang sagot ng Panginoong Jesus sa verse 23? Ang umiibig sa akin ay tumutupad sa akin ng aking salita. Iibigin siya ng aking ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. Ang hindi tumutupad sa akin mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig nyo ay hindi sa akin kundi sa ama nagsugo sa akin. Ano po sinasabi doon ng Panginoon Jesus? Of course, nais niya na makilala siya ng lahat. Pero yung paraan ng pagtugon ng tao sa kanya, doon po, doon nababantay yung patuloy na pagkakilala sa Diyos. At dahil kahit naman po nung panahon yun, nangangaral ang Panginoon Jesus sa mga pareseyo, sa mga scribe, pero tinatanggihan siya. Ang point po, tunay na gusto ng Panginoon na magpakilala sa lahat, pero may response po kailangan, may pagtugon, may pagpapasyang kailangan gawin ang bawat tao kung tatanggapin nila yung pagkakilalang iyon na sinasabi ni Jesus. Kaya nga po, sabi sa Thessalonians, isang part sa chapter 2 ng 2 Thessalonians, na they did not receive the love of truth. Hindi nila tinanggap yung pag-ibig sa katotohanan, walang iba kundi si Jesus mismo at yung siyempre yung salita ng Diyos. Kaya naman, hinayaan sila ng Diyos na malinlang. Yun po ang context noon ay yung pagdating po na Antikristo. Yung tinatawag na great delusion, great apostasy sa huling panahon. Pero kahit po noon ay nangyayari yun. Dahil sa kapasyahan ng isang tao na hindi tanggapin, hindi magpasakop sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, doon siya nagiging open sa ibang deception naman ng mundong ito at ng Diablo.
At dahil doon, hindi niya maranasan ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po nagkulang ang Panginoon para sa lahat ng tao, kundi ang tao po na nagpapasya rin para sa kanya sarili, kung tatanggapin ba o hindi. Nakita na nila ang liwanag, sabi ng Panginoon Jesus, pero hindi sila lumapit sa liwanag. Pinili nilang manatili sa kadiliman, sabi sa John chapter 3, 17 to 18. Kaya maliwanag po na ang Diyos po ay, sabi, nagpapaulan sa mabubuti at masama. Meron po din natag the common grace ang Diyos para sa lahat. Pinagpapala niya dahil lahat ay kanya nilikha. Pero natatangi po yung kaugnayan nyo ng malalim na kaugnayan, intimacy, sa mga alagad. Ano na? Tumanggap sa kanya at umiibig sa kanya. Tumugon ng pag-ibig din sa kanya. So yun po ang exclusiveness ng intimacy na ito. Para lamang sa mga alagad na umiibig kay Jesucristo. Sa totoo lang, napakasimple lang naman po talaga ng nais ng Diyos, yung kaugnayan para tayo lumago sa Kanya. At yan po ang nagpapahayag. So, yan po mga kapatid, ang paraan, yung nagsisimula po yan, siyempre sa patuloy natin na pagtanggap ng kanyang mga salita at pagsunod dito. Kaya ang tanong po sa atin, gaano po tayo kaseryoso? Gaano yung passion natin sa salita ng Diyos? Tayo ba ay yung umaasa na lang na tuwing Sunday lang tayo makakapakinig ng salita ng Diyos? Well, hindi po tayo aasa ng mabilis na paglago dyan. O tayo po ba yung nagnanais na kung bawat pagkakataon, bawat chance ay gusto ko makapakinig ng salita ng Diyos? At meron nga po mga pagkakataon na parang sa mga pagkakatipo naman na pala, wala mo ng salita ng Diyos, wala mo ng devotion. Nakakalungkot po. Kasi yun po ang central sa ating kaugnayan sa Diyos. At lagi nagpapaalala sa atin sa Kanya. Doon po marireveal kung gaano po tayo kapassionate sa salita ng ating Panginoon. Ulitin po, ang patuloy na pagtanggap at matapat na pagsunod sa salita ng Diyos ay patunay ng ating pag-ibig sa Kanya na nagre-resulta sa pagkaranas ng lumalalim na relasyon at pagkakilala sa Diyos. Lalo na po mga kapatid sa ating panahon, last days na tinatawag na napakarami pong source of deception. Kung hindi po tayo malalim sa salita ng Diyos, baka po tayo ay maapektuhan at yun ang dahilan kaya hindi tayo lumalago. At ang mangyayari pa ay malinlang tayo. Kaya ito po ang patuloy nating hamon sa bawat isa, na tayo po ay magpakaseryoso sa salita ng Diyos. At maging maingat po tayo sa iba't iba nang na-expose tayo ng mga babasahin, lalo na sa internet. Lagi po natin itong susukatin. Itetest, bulubuhat sa salita ng Diyos. Dahil ito po ang final, ultimate authority in matters of belief and practice of pamumuhay. Bilang mga alagad ni Kristo, patuloy tayong tumanggap ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng seryosong pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo, at pagbubulay-bulay nito. Matapat nating ipamuhay ang mga utos ng Diyos upang ating maranasan ang lumalalim na pag-ibig at pagkakilala sa Kanya para sa katuparan ng Kanyang layunin. Alam niyo po, nabanggit ko rin po ito sa Bible Doctrines class, ito po yung time na talagang mas nakita ko po yung, sa akin personally, yung kahalagahan, crucial na na importance na talagang magpakatibay sa salita ng Diyos. At nadudun po yung mga challenge. Dahil kahit po mga Kristiyano, ay minsan ay naiiba at hindi sapat sa kanila ang salita ng Diyos, kundi nais pa nila na humanap pa ng iba. At dahil doon, lalo nagkakaproblema. So ito po ang pag-usapan sa grupo. Ibahagi sa grupo alin sa mga sumusunod ang iyong regular na nagagawa patungkol sa salita ng Diyos: pakikinig, pagbabasa, pag-aaral, pagsasaulo, pagbubulay-bulay. Maging honest po tayo sa isa't isa. Saan tayo malimit dyan? Sa una lang ba? Hanggang pangalawa, nagagawa po ba natin hanggang sa pahuli?
Number two, magbigay ng mga halimbawa sa iyong buhay, sa kasalukuyan, na nagpapatunay na iyong naipapamuhay ang mga utos ng Diyos. Ano po yung mga proof, evidence, talagang nasusunod ang salita ng Diyos sa iyong buhay? Ano? And then, ipanalangin po isa't isa. Thank you, Lord, sa iyong mga salita na available sa amin. At salamat po sa iglesia, sa mga kapatiran na nagpapaalala sa isa't isa. Nawa po ay ma-honor ka namin, Panginoon, sa bawat sandali, sa bawat araw, dahil pangunahin sa amin ang pakinggan ka. Ito po amin. Dalangin in Jesus' name. Amen. Thank you po. Palain ka ng Panginoon.